Moscow ba? Okay, Moscow. Well, it's good against naturally good against these four heroes. Ang medyo problema mo lang dito is yung gap close ng RSG, medyo nakakatakot kasi. Kasi yung Claude, at least BMI, napakalayo. Yung dash ni Moscow, medyo mabilisan lang eh. Pero they have a very good composition when it comes to covering the gold lane. Mm-hmm. Yung Tig, Louis, CC, yung Pagtinali, yung Hylos, tsaka Gatot Kacha. Kailangan yung pag-usapan yan eh. Present tayo, kaliwa, kanan, abante, pabalik. Synchronized dapat. Kala mo nagsumasayaw lang. Synchronized launching kayo dapat dyan. Parang naisip ko sa RSG, maganda savior. Kasi, ooh, diba? That's actually good. Kasi ang dami mo pang front, pa padiretso lahat. Tapos ikaw, kahit nasa likod ka lang, bahala ka na. Kaso may haya, Vex. Yeah. You know, the thing though about this entire lineup of RSG Philippines, si Irad lang yung physical damage. Almost all of them, hindi pala almost, four of them ay magic damage. So, hindi sila magkukulang ng magic damage. But then, magiging alam ng side ng Blacklist International kung ano yung dapat nilang i-counter out entering this game. Yeah, mahirapan sila actually patayin yung mga tanky heroes sa side ng Blacklist. But when it comes to the physical aspect, hindi naman halos lahat sa kanila nagbibuild ng physical defense against the Ling. So, there is still the hyper carry function mula dito sa Ling ng RSG. But again, if teamfight kung teamfight lang, lamang talaga dito yung Blacklist International. Oo, kasi meron silang pampasok anytime eh. Tsaka yung panggulat na Louie. Oo nga, kaya this is game number one sa paghabol ng points ng Blacklist International ng RSG Philippines. Casters, take us to the land of dawn. At malalaman na nga natin kung sino ang mangunguna sa battle of game number one between RSG and Blacklist International. Ito na yon, the Saturday special starts right now. Tapatan na ng Raiders and Agents. Laban kung laban, parehas may momentum ang dalawang koponan na pinag-uusapan natin ngayon. Nabanggit nila na dun sa sa palag kong palag eh. Parehas silang may momentum dito, pero let's see kung paano papaganahin. O nga, nagulat nga din ako, nag-uusap tayo, no? Nasabi natin may Ling agad, may Hayabusa agad, first pick, at mayroon agad laban dito si Lord JM in a 2v1, nag-vengeance na. Nagamit na kagad, pero nasuro yung dalawang members, tinamaan ng stun habang si Haji nandun yung kanyang mga pokes, pero hindi pa ganun kasapat yung damage. Aqua ay nandun din para makatulong. Eh, wala namang mamamatay. Oh. Ito ni Light, pero pati na rin naman ang vengeance si Lord JM ay nagamit na rin. 2v1 ang kaganapan dito. MP the King, naganap ng angulo. Still no Ugi, shadow kill! Ay, nakuha! First blood kagad para kay MP the King. At maganda tong simula para sa Blacklist. Oh. Blacklist, sabi nila talaga, lane na nga tayo, tagal na ito eh. Itigil na natin to. Nagamit na rin yung Yo-Yo Blitz at panigurado. The moment na magsimula ang turtle na to ay may Yo-Yo Blitz na ulit para sa laban. At MP the King, ngayon, say, simula ng turtle, hihilain niya. Pero nawawala pa yung Ling, hindi pa nakikita ng Blacklist International. Okay, parehas naman level 6 yung mga junglers natin. Hatak na naman, grabe naman. Unang pagong pa lang to, guys. Easy lang kayo, pero kakantok na kagad. Nandun yung Guardian, pero walang tinamaan kundi yung damo. Habang papasukin na rin dito agad si MP the King. Pero 2v3 ang magagalang, magiging 2v4 pa. Andito na yung reinforcement. Pasok ngayon si Irad. And Deppa Supreme dinagamit niya nga rin lang. Habang kumaltok na naman si Nibor, ang sakit ng mga babad. Wala doon sa Ring of Punishment. And this time ay makakataka si Perk. Si Nibor, isang hit na lang si Nibor. Ando niya mga yoyo. Si MP pa atay bibigay. Pero si Lord JM ang makakakuha noon. What an escape coming in from Haji. Pero the burst down coming in from Aqua, buhay pa rin naman si MP the King. Ng Blacklist International sa pagkakataon na ito. Napakaganda din ng ikutan ng dalawang teams na to dahil alam nila kung paano i-manage ang kanilang mga waves, pero nauna pa rin ng Blacklist International. This is still the first turtle of the game. Makukuha niya kaya ito? Papasok pa sila. Si Irad pumasok na rin at si MP makakuha nung pagong na yun. Demons of Blade from Irad. Nailapag na rin yung Glorious Pathway. Habang si Perks, sinasal nila ang mga members dito ng RSG Philippines. And this time, inabitawan na rin yung Eternal Guard. Buhay pa rin si Perks. Ang sakit ng mga hampas mula dito sa Eternal Guard. Hindi tumamay si Bat ngayon. 1v3 ang nagaganapan dito Nibor. Kay Lord JM. Sabi nila, sige, chase target tayo. At si Nibor ang kanilang bibigyan. XP para sa jungle, pero ang pagong ay napunta pa rin sa kamay ng Blacklist International. Meta talagang gumuguhit pagpasok ng late game. This time around, Moskov naman ang kanyang gagamitin. Napakalayo ng gameplay na yon. Pero mukhang dito sa bottom lane ay nagkaroon ng 2v1 na kaganapan. Here comes the diversion play. Okay, sasama na rin si Haji kasi nga kailangan daw ng reinforcement. Kailangan ng backup mula dito sa Blacklist International. Talaga yun eh, kasi nagsastack yung basta magkaiba yung timing. Oo. So parang kada tibok ng revitalize, ang taas talaga ng heal. Pero syempre, ayun na assuming na magkadikit yung dalawang may revitalize. At ayan na nga,
Bumagsak na si Light. Naku, yung timing talaga ang susi dito. Pero na-timingin din with that 4-man implosion mula dito kay Perks. Namatay na kagad si Light. Ngayon habol na naman ang kumuna ng Blacklist International. At tarasan mo ng RCMP the King. Ay, nandito na. Pwede siya kumuha ng isa dito. Available ang kanyang shadow kill. Sinong kanyang may ispatan? Nandito rin yung diversion play. At magsasalo na talong premise dito na RCMP shadow kill. Nakadalawa na kagad si MP. Kumabit yung quad shadow. Rumekta with the ultimate as well. At mukhang may turtle pa nga na makukuha ang Blacklist doon. Pero syempre hindi nila nakuha ng libre ang kill sa taas dahil trinade ito ni Irad doon sa may bandang ibaba. Pero turtle pa rin ay mapupunta sa kamay ng Blacklist. Kaya naman in terms of trading ay lamang ang mga agents. Sila talaga lumamang doon. Nakakuha sila ng Tori, nakakuha sila ng Pagong at si Irad din ngayon. Unang lord ng laban ito sa labang. Ayan na naman. Magiging target. Dash out muna mula kay Kusei. Ibabalik pa si MP. Sinulit. Easy ka lang boss. Easy ka lang. Oheb and Irad. Ay, ay. Mukhang magkakaroon ng 1v1 na nagbabadya. Pero mukhang hindi na pala, MP! Hupo, hindi na nakatakas dito si MP the King. Nice attempt from RNG Philippines. Wala ang main jungler. Habol ngayon si Irad. Sino kanyang magiging target? Pumasok na nga rin doon sa may bandang gitna. Habang tiyama sa blade. Pero si Lord JM, siyang pinupuruhan ni Nibor. Ang sakit ng mga tibok ng Ring of Punishment na yon. Habang recall muna, para kay Light, kailangan kumalma. Lord JM ay nag-replenish na rin ang kanyang buhay. And I think even in a full-scale teamfight, ay kaya pa rin namang pumalag basta hindi agarang matunaw sila Light. Oo, yung mga ano no, yung mga importanteng hero talaga na kukuha ng atensyon dito ng Blacklist International. At nakuha rin yung atensyon ko doon na naka-Trinity na pala. Oo. Itong si Oheb no, naka glow ano ba tawag doon? Basta yun na yun, lahat ng Trinity natin, Corrosion Side, DHS, Corrosion Side, Golden Staff. Golden Staff, yung tatlo na yun. Oh wait lang, hindi pa sila dito ah. Nakita na kagad ng Blacklist International versus Perks. Nagamit yung conceal. Hawakan nila itong Lord na ito. Sino makakakuha? Walang the Guardian! At si Irad, the mechanic ang makakakuha ng Lord na yun. Mamamatay ni si Irad. Courtesy of Blacklist International. At Oheb! Oheb! Dito si Bat, di Oheb. Habol pa rin sila. Si Perks ay narito rin. Habang si Lord JM, ni Yoyoyo lang mga flicker. Nagamit na rin dito ni Haji. Pero di siya makakatakas sa mga si Bat, di Oheb. Pasok mo rin si MP. Meron wait lang, Kusei, Kusei, Kusei! Normal hits na lang! Tagumpay, apat ang napatumba. Lord para sa apat. Sulit ba para sa RSG? Nandiyan naman si Aqua para tumipensa. Pero here comes the diversion play. Agarang pinapunta sa taas para mabura ang Lord. And right now, Blacklist International, even after losing the Lord, ay si Lord JM naman ang nag-aangas ngayon. Naku, marami na tayo nakita mga ganyan, boss. Pero syempre, alam na alam ni Lord JM kung ano ang sitwasyon at status ng laro na ito. Lord JM, pinapatunog na ngayon, Lord, yun. At Lord JM in this game playing spectacularly 1-0-9. Maliban na lang natin makita si Lord JM ng konti yung deaths. In fact, walang deaths. Yeah. Dahil nga sa shift of gameplay na pinakita ng Blacklist, mukhang nagiging mas confident na ngayon si Lord JM. Even bringing out the CC against meta XP laner such as the Hylos. Right now, for Blacklist, mukhang siya ang hahawak ng Lord. Pero yun na si Light. Nakahanap ng pwedeng ma-clothesline. Pero hindi na niya tinuloy. Ayaw niya na eh. Pero ilip din sa may bandang likod itong si Light. Kasi baka nga naman may nagtatago doon. Lord JM, napakatapang. Haharapan itong si Nibor. Nagamit na rin yung Ring of Punishment. Kalahati na yung buhay ng Lord. Let's see kung nireset na naman. Oo, nireset na naman. At dahil nga sa Athena's Shield pickup ni Light, pwede na niyang tangkihin yung Louie. Pwede nang mag-angas ng gano'n na humaharap siya. Wow! Wait, may nakita ako. Anong nakita? Dinala doon sa baba si MP the King tapos Shadow pabalik. Wow! Another secret jutsu unlock. Pwede nga pala yun. Yung forbidden BMI, ginawang forbidden quad shadow. Man, quad shadow, pinakamahabang quad shadow na makikita natin sa laban na ito. May mga bagong ipinapakita. Oh. Ito yung mga bagong code ng Blacklist. Eh. Malamina to yung galawan, men. nag-iwan ng kunay dun sa likod tapos bumunta ng bot lane. Di ba? Total, ninja rin naman. Ito si... Ninja din naman. Oo nga, tama nga. Ayan na naman, oh, nag-iwan na. Umina to ang galawan. Oh, balik na. Ay! Mga bagong galawan, ladies and gentlemen. Pero ilalaban natin ng Blacklist International. Oh, no! Okay na rin si Irad. Pasok ngayon si Nibor. Andun yung Abel of the Guardian. Walang nahuli itong si Light. Tuloy-tuloy sila dito. Si Nibor mababana ng buhay. Kailangan niya gamitin ng kanyang revitalize. Reset from Blacklist International. Pero pasok ngayon si MP the King. Pinagsalusaluan ng mga members ng RC Philippines yung shadow kill. At taras muna si MP. Pasok ngayon si Light. Pero kakayanin niya ba? Nagamit na rin yung Vengeance. And this time, ay mamamatay itong si Light. Andun na rin yung ultimate dito kay Perks. Tatlong nahuli niya. Lapagbigla doon ng Eternal Guard. And si Aqua ay mamamatay. Double kill para kay MP. May pagkakataon ba sila
kayang kunin itong Lord na to. What an implosion play coming in from Perks. Inintay niyang lumapag si Irad. Inintay niyang mawala yung Tempest of Blades. Wow. Napakapasensyoso na Perks Setter ang ating nakita doon at dahil sa ginawa niya in double na ata para sa Agents! Aray ko po yung Shadow Kill! Hindi kinaya ng RSG yung bagsik dito ni MP the King at ang game number 1 ay mapupunta sa Blacklist International! What a game coming in from Blacklist International! Ito na ata ang bagong code! Falcon Sabi Bren kahapon at game 1 naman ng RSG ngayon.